Dahil sa dami ng pasahero, kakulangan ng mga bumibiyaheng van nararanasan sa lungsod ng Dagupan. Nagbabalik live si Jasmine Gabriel. Jasmine. CJ, dahil na nga rin sa inaasahang May 2016 national and local elections, inaasahan na yung pagdagsan ng mga kababayan natin na magsisipag-uwian sa kanilang mga probinsya para makaboto. Kaya naman ngayon pa lamang ay nag-abiso na ang LTFRB na sila'y bukas sa pag-i-issue ng special permits. 10 hanggang 12 van na biyaheng mga tarem ang araw-araw pumapasada sa common terminal ng Dagupan City. Dahil sa dami ng pasahero, nararanasan daw ngayon ang kakulangan ng mga sasakyan na biyaheng mga tarem, Bayambang, Tayug, Alaminos at maging sa ibang panig ng probinsya. Dahil ako dispatcher, Juan, at papa-risback ako, pinababalik ko sila kung kulang ang van. Kumukuha na lang ako sa mga van ng... Kuminsan, nag-aantay na lang yung mga pasaheros dito, tapos pag may dumating na van, na... Actually, meron nagpapa-rest back minsan sa kabilang lugar, kagaya ng Bayambang and ang Alaminos. Dahil sa selebrasyon ng Bangus Festival, nasusundan pa ng Pistay Dayat at ang papalapit na eleksyon, asahan daw ang mas maraming pasahero sa mga susunod na araw. Kaya naman bukas umano ang LTFRB Region 1 sa pag-issue ng special permit para matugunan ang pangangailangan ng mga pasahero. May mga nagre-request na kumuha ng special permit, pero usually yung mga local in scope lang, yung mga hindi masyadong malayo yung pupuntahan. Tiniyak naman ng LTFRB na mabilis ang proseso sa pagbibigay ng special permit. CJ, para sa mga operator na nagnanais na makakuha ng special permit ngayong darating na eleksyon 2016, agad lamang kayong magtungo sa tanggapan ng LTFRB para malaman yung mga requirements at agad rin makompleto yung mga kakailanganing requirements. Ayon sa LTFRB, mabilis yung proseso sa pagkuha ng special permit. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel.